Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang aswalen at bakit may mga nakaligtas sa epekto nito at bakit tinatawag na Last Queen si Uryu kahit na nabubuhay naman ang kanyang ama. Leiatsu o butchikonde, tataki okoshitai yatsu ga irun da. Mada zenzen tsukai korasechai nee kedo na. Ang aswalen ay isang pamamaraan na ginagamit ni Yuha Baha upang muling ipamahagi ang mga kapangyarihan niya mula sa mga Quincy patungo sa isa pa. Matapos mabawi ni Yuha Baha ang kanyang kakayahan ay ginamit niya itong muli upang bawiin ang mga kakayahan ng mga Gemis Quincy para sa kanyang sarili. Ngayon ka-anime, gaya nga ng sinabi ko kanina, kinuha ni Yuha Baha ang mga kakayahan ng mga half-breed na mga Quincy na siyang dahilan kung bakit namatay ang nanay ni Uryu Ishida at ang nanay ni Ichiko na si Masaki. Dahil ang nanay ni Uryu Ishida ay isa lamang kalahating Quincy. Ngayon ka-anime, maaring napapaisip din kayo, Kuya Rap Gem, bakit si Masaki? Diba sabi sa manga, full-blooded Quincy siya? Well ka-anime, sa part ni Masaki, siya ay sumailalim sa tinatawag na halopication, kung saan kahit na full-breed Quincy nga siya ay nahaluan na nga ito ng dugo ng isang halo na nagresulta na siya ay maging hindi na full-breed na Quincy. Dahil sa hindi na nga sa full-blooded na Quincy ay nadamay nga siya sa aswale ni Yuha Baha. Ngayon ka-anime, pag-usapan naman natin kung bakit hindi nadamay si Ichiko o yung mga kapatid niya sa aswalen. Half-breed lang naman sila. Ito ay ipinaliwanag mismo sa Thousand Year Blood War animation kung saan ay ipinakita ni Kirge OP na ang dugong Quincy ni Ichiko ay natutulog pa at hindi pa nga ito activated. Kaya hindi nadamay si Ichiko at ang kanyang mga kapatid ay hindi pa nga nagigising ang kanilang dugong Quincy. Bakit nga ba hindi namatay si Ryukin Ishida? Ito ay dahil sa kadahilanan na si Ryukin Ishida ay isang full-blooded na Quincy. Ngayon ka-anime, isa pa ito sa mga maaaring makagulo sa mga ka-anime natin. Paano naging last Quincy si Uryu? Buhay pa naman ang kanyang ama. Well ka-anime, simulan muna natin kung papanong hindi siya nadamay sa aswalen. Meron dalawang possible na sagot dito ka-anime. Una, si Uryu ay isang full-blooded na Quincy. Kahit nasabihin natin na half-breed lamang ang kanyang ina, ay full-blooded naman ang kanyang ama na si Ryukin. Second possible answer ka-anime, yung Quincy ability nga ni Uryu Ishida, yung tinatawag na the antithesis, na kaya niyang ibalik o ipawalang bisa ang mga pag-atake sa kanya. Ngayon ka-anime, pag-usapan naman natin, bakit sinasabi na siya na lamang ang nag-iisang Quincy na nabubuhay? Dahil sa panahon nga ng kanyang ama na si Ryukin ay hindi na niya inaangkin ang pagiging isang Quincy at hindi na rin siya nagsasagawa ng mga Quincy activity o yung mga pamamaraan ng mga Quincy at tanging si Uryu Ishida na lamang ang nag-iisang Quincy na gumagamit ng mga Quincy tool. Kahit pa ng una nga ka-anime ay itinuring na ng Soul Society na tanging si Uryu Ishida lamang ang nag-iisang Quincy at kinikilala nilang Quincy. Salamat mga ka-anime, kung may mga katanungan pa nga kayo ay mag-comment nga lang kayo sa baba at susubukan ko itong sagutin. Thank you and peace out. Hanggang sa muli.